Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Sa ngayon po, patuloy ang mga pag-ulan, hindi lang dito sa Luzon, kundi dito rin po sa kanlurang parte ng Visayas and Mindanao dahil sa habagat or southwest monsoon. Dala po ng habagat ang maraming moisture galing dito sa may Indian Ocean and West Philippine Sea, kaya't nagkakaroon ng mga kaulapan at yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan and thunderstorms. Samantala, isa sa malaking influensya po sa pagkakaroon ng habagat is itong frontal system dito po sa silangan ng Taiwan, kung saan dito sa may Taiwan mayroong mga shallow circulations at mga kaulapan na bahagyang nag-enhance nitong habagat natin. Sa susunod naman po na 5 araw o hanggang middle of next week ay wala tayong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, dahil sa habagat, asahan ng maulap na kalangitan sa silangang parte ng Luzon. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din sa may Zambales and Bataan, Batanes and Cagayan, even here in Metro Manila, asahan po ang cloudy skies, Calabar Zone, and the entire Mimaropa. So asahan din po yung mga intermittent rains o yung mga manakanakang mga pag-ulan at mga thunderstorms na posible po magdulot ng mga pagbaha or landslides. Sa ibang lugar sa Luzon, sa Bicol Region in particular, asahan sa umaga pa lamang po ang maulap na kalangitan at sasamahan niya ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Habang dito naman, sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, asahan po ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Sa tanghali, medyo mainit pa, no? Pero pagsabit po ng hapon hanggang sa gabi, ay mataas na rin ang chance ng mga pulupulong pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas and Mindanao, apektado rin ng habagat itong Western Visayas and Zamboanga Peninsula. So asahan po ang maulap na kalangitan ngayong Sabado at aasahan din natin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan and thunderstorms. Mag-ingat sa posibleng mga pagbaha or landslides, lalo na dito sa may Panay Island. Sa ating mga kababayan po sa Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, gayon din sa Negros Oriental, umaga pa lamang asahan yung cloudy skies dahil malapit ito dun sa mga areas na nabanggit natin. And for the rest of Visayas and rest of Mindanao, sa umaga hanggang tanghali is partly cloudy to cloudy skies. Sa hapon hanggang sa gabi, mataas muli ang tsansa ng mga pag-ulan for the rest of Mindanao, katulad nitong mga nagdaang araw, and in other areas of Visayas, particularly sa Bohol and Cebu. Ngayong araw po, and even for the next 3 days, wala tayong inaasahang gale warning or banta ng matataas na alon. Tanging dito sa may extreme northern Luzon, pinakamatataas ang alon at around 2.5 meters sa open sea or nasa isang palapag po ng gusali. In other areas, wala naman tayong inaasahang mga travel suspensions or sea travel suspensions at asahan yung 2 metrong taas ng alon kapag may mga thunderstorms or sa malalayong pampang. Sa Metro Manila, from Sunday hanggang Tuesday, asahan po natin bahagyang maulap at actually minsang maaraw na kalangitan, sa umaga po yan hanggang sa tanghali. Sa tanghali, posible yung hanggang 33 degrees Celsius sa temperatura pagsapit po yan ng Tuesday. And then pagsapit ng around 4 p.m. hanggang 9 p.m, doon na nagkakaroon ng mga cloudiness at aasahan pa rin natin yung mga thunderstorms, dulot yan ng southwesterly surface wind flow. Sa ating mga kababayan at mga mamamasyal po sa Baguio City, hanggang bukas, araw ng Linggo, asahan pa rin ng cloudy skies. May mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms, epekto po yan ng southwest monsoon. So mag-ingat po sa posibleng pagbuho ng lupa along the way. Pagsapit naman ng Monday and Tuesday, bahagyang bubuti na yung panahon, no? So aasahan na natin yung maaraw na umaga hanggang sa tanghali. Sa tanghali, hindi pa rin kainitan at around 23 degrees Celsius. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, ay mataas muli ang tsansa ng mga isolated thunderstorms. Sa ating mga kababayan for Bicol Region, particularly sa may Legazpi City, from Sunday hanggang Tuesday, asahan natin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. Yung temperatura natin, mainit po hanggang sa tanghali from around 10 a.m. to 3 p.m. and that's around 33 degrees Celsius. Mas mataas pa yung damang init at around 35 degrees Celsius. Pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, medyo may mga manakanakang pag-ulan po, yung mga isolated rain showers, lalo na sa araw ng Linggo. Sa atong mga ka-XO nandina sa Metro Cebu,
Sunday hanggang Tuesday, asahan pa rin natin ang maaraw na umaga hanggang tanghali. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, partly cloudy to cloudy skies naman at meron lamang mga isolated rain showers or thunderstorms. Panghuli sa atong mga kaigsoonan din ha, sa Metro Davao, same scenario as Metro Cebu. So asahan pa rin natin yung bahagyang maaraw na panahon at asahan natin yung mainit na tanghali at around 32 to 33 degrees Celsius. Pagsapit ng gabi, nagkakaroon ng mga kaulapan at possible yung mga isolated rain showers or thunderstorms na walang kinalaman sa bagyo or low pressure area. Si Haring Araw ay sisikat muli 5:27 ng umaga at lulubog ito 6:18 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST-PAGASA. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.